Vlogmas got home from work. Kauwi ko lang. Hi guys! Kauwi ko lang. At dumaan pa ako ng struck tube kasi inutusan ako ng aking butihing asawa. Inutusan ako na magbayad na nung item na in order namin sa struck tube, which is the dining table na sobrang bigat. So, pumunta muna ako doon after work. Nagbayad para ma-deliver na siya next week. Yay! Meron na tayong dining table next week! Nakakatuwa kasi finally after 2 long months na nag-wait kami for the item, finally, available na siya at i-deliver na siya next week. And tinatanggal ko lang yung mga ano, yung aking mga baunan sa aking bag, tinatanggal ko lang. And guys, nakakatuwa! Natapos na ng aking asawa ang aming bathroom storage at ang kitchen storage. So, I will show you kung paano niya sinet up yung itsura na nung in-install niya na ating mga storage shelves. I'll show you guys. Ayan, guys! Ang taas! This is the bathroom storage. Aayusin ko na yan tonight before ako maggawa pa ng ibang gagawin. And this is the kitchen storage naman. Ayan, ang cute. Super cute. Mura lang siya. Naming nabili. Yan. Tsaka yun yung ating bathroom. Sabi ko kasi sa asawa ko, dyan muna niya. Huwag niya munang ilalagay kung saan dapat ilagay dahil ako ang bahala dyan. Ako ang tagaligpit. Ayan, bathroom storage. Yan naman siya. So, ilalagay lang natin yan dyan sa may toilet seat. Ito yung side niyan. Taas. At saka marami siyang mapaglalagyan. Diba? And super mura. And kahoy. Ang pinakagusto ko talaga sa furniture is may touch siya ng kahoy. Even the sofa. Tingnan nyo naman yung sofa namin. May kahoy din. Ako din ang pumili niyan. Yung aming coffee table, super luma. Bigay lang yan. Pagka may budget na, palitan din natin yan. And even our console, TV console, kahoy din po yan na may bakal. So, mahilig ako sa kahoy. I don't know why. Anyways, ayan na siya. Ako'y maliligo lang at set up natin yan. Hi guys! I just took a shower and skincare muna tayo. I already washed my face and dried with a clean towel. Ngayon naman, mag-apply tayo ng collagen night cream. This is the Dead Sea collection. And then, anyway guys, ang ginamit ko pala na, sablit lang ha. So, nung nag-brush ako ng face ko, I mean, nag-wash ako ng face ko, gumamit ako nito. So, this is for massage and this is for cleaning. So, usually, ito nakaka-clean din siya ng mga dry skin, mga dry, yung ano mo yung lumalabas sa mga pores natin. Ito rin. And then, this one. Ito muna. And then, after that, ito. But before natin i-wash. So, yan ang ginagamit ko sa aking face. And, syempre, since na natuto ko mag-facial wash, ito talaga ang ginagamit. Pants! Pants! Yan ang ginagamit ko ever since. Pilipinas hanggang dito. Yan. And then, massage natin na very, very light. I mean, yung hindi rough na pumamassage. And syempre ang ating nose. Kasi minsan, nagda-dry din yan eh. Ano lang yung cheeks natin, kundi pati yung ating nose. Ayan. Ever since talaga, mabilis mamula ng face ko. Kahit pa noon pa sa Pilipinas. Kahit pa nung bata-bata pa ako, wala pang nilalagay na kahit na ano sa face ko. Make sure na hanggang dun sa nape natin, may spread natin yung cream. Yan. Tsaka dito sa back ng ating neck, I mean, ng ating ears. Ayan siya. And we're done. Ayusin lang natin ang ating kilay. Kasi sabog-sabog talaga siya eh. Hindi ko pa alam. Tapos putol pa siya. Kukunti pa buhok. Dami problema ng kilay ko.
And then, we'll do our hair. So, doon na tayo sa ating hair. Close ko muna yung door. Kasi, yan. So, I'm using this Revlon. Revlon hairbrush. So, it costs like $130 or $120. Pero, nabili ko lang siya for only $7. $7 or $5, I guess. Nabili ko siya sa auction. So, medyo maiingay. Meron siyang, may three levels siya kung paano ka mag, para lang naman siyang ordinary hair blower. Pero, eto kasi, may brush na siya. So, mas maganda siya kasi tuloy-tuloy nagbabrush ka tapos dinadry mo na rin yung hair mo. So, meron siyang three different levels. Ayan. As you can see, merong low, eto, low, I mean, cool, low, and high. Tapos, eto yung off. So, may four levels siya, including the off. Anyway, medyo maingay siya, guys. So, hindi na muna ako magsasalita while I am doing my hair. So, yeah. Tignan nyo na lang after. Nga pala, guys, hindi siya masakit sa buhok. Or kahit na gano'ng kalagkit yung buhok mo, yung, alam mo yung may mga buhol-buhol. Pag etong brush ang ginamit mo na to, hindi ko alam kung bakit ah, pero yung hair ko simula nung nagpabalayad siya ko, yung nagpaganyan ako ang kulay, medyo naging makunat siya. Maybe dahil dun sa gamot na nilagay sa hair. Pero, pagka eto yung ginagamit ko, my God, super, super, super smooth siya. Mabilis siyang matanggal yung mga buhol. Nawala lahat yung buhol ng hair ko. Nawala agad. O, tingnan mo, hindi na siya makunat. Ito yung kaya ko siya gustong gusto. Ayan siya, o. Diba? Hindi na siya mabusot. I mean, tingnan nyo. Na susuklay na siya ng kamay ko. Saglit lang yun, nawala pang, I think wala pang 5 minutes. Siguro mga 2 minutes lang. Wala pa nga eh. Like mga 1 minute mo lang siyang i-ganon. Tuloy natin. Guys! Ayan na guys, nailagay ko na dito ang ating bathroom storage. Dito siya mismo sa may toilet seat. So, ayan na siya. Ayan na. Maliit lang yung ating bathroom. Hi! So, eto na siya. Yan pa lang yung laman niya. So, I am planning to put toilet tissue and towels. Yung hand towels and face towel over here. And dito, siguro yung mga like soap or mga anything pa na pwedeng paglagay. Pero, these are for temporary lang, guys. Kasi, kailangan, lalagyan ko pa yan siya ng mga parang division. So, may mga tray pa siyang ilalagay dyan para may specific lang na for this, for his and her, yun ang plano ko dyan. So, for now, nilagay ko muna yung mga natitira naming stock dyan. So, ayan. So, ayan yung shower sa side na yan. So, yun. So, ganyan ang magiging ano niya. And that one is the sink and the mirror. Yan. So, clear na yung sink natin. Diba? Sunod na natin gawin. Lo, para naman akong ghost nito. Walang ilaw, pero yung mukha ay nagliliwanag. Anyway,
Yung next naman natin gagawin is the kitchen storage. So, dun ko ilalagay yung mga appliances natin like coffee maker, rice cooker, ano pa ba, air fryer, lahat ng appliances natin. Dun naman natin siya ilalagay. But for the meantime, tatanggalin natin tong old natin na to. Guys, unfortunately, binago ko ulit yung setup dito sa kusina. So, instead na nandun siya sa left side ng ref, binalik ko siya sa same spot na inalis ko yung luma naming storage, kitchen storage. So, ayan na siya, guys. Ayan na siya. So, parang mas bet ko to kasi unang-una, very malapit doon sa saksakan. So, kung kailangan man ng extension, kahit yung maikli yung extension wire, pwede na. And second most, parang mas okay pa rin talaga na nandito yung lahat ng lutuan, lahat ng heater, lahat ng, alam mo yun, lahat magkakatabi siya kaysa naka-separate siya doon. And third, kaya nating ma-access itong storage na to. Kung saan nandyan lahat yung mga baonan, water, lagay ng water yan. So, kaya pa rin natin siyang i-access. Kasi kung nandito yung ref, kailangan natin ng upuan na maliit. Eh, hassle yun. So, every time na may kukunin ka, kailangan mo ng upuan, diba? So, ayan na siya. Anyway, so kung may mga bibiliin pa si Mr. ng mga appliances or mga kitchenwares, so pwede pa natin ilagay sa pinakailalim. And, ang nagustuhan ko din dito sa kitchen storage na to is mabilis siyang linisan kasi bakal, tapos kahoy, yung mga floor-floor lang. Wala na siyang yung mga shelf-shelf na parang kailangan mo pang kutkutin or something para malinisan. So, eto, punas-punas mo lang talaga siya. And, very, 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 ano, madali siyang gawin. So, yan. Kita naman natin. Diba? Yay! We're done! We're done with the bathroom shelf and, bathroom storage and kitchen storage. Tapos na tayo. And ang next na project naman namin ng asawa ko is yung king bed frame. Kasi papalitan na namin yung queen size namin na bed ng king kasi lumalaki na kami. So, kailangan namin ng mas malaking space. Anyway, basta yung luma naming bed, mapupunta siya sa extra na room dito, sa Bravo room. Kasi yung alpha room is amin, yung masters. Tapos yung Bravo room naman is for the guest. It's a guest room. So, pag may mga bisita, doon namin sila patutulugin. So, pine-prepare na rin namin kasi anytime soon, pwede ipapasyal naman namin yung mga parents namin dito or ako, may hipag ako na nasa Canada din if ever pumasyal siya dito. So, that's it guys! That ends our video for today and sana mapanood nyo to and sana ma-enjoy nyo tong video na to and please comment down below kung anong mga napansin nyo, lapses ng aming storage and anong mga suggestions nyo kung paano i-arrange kasi we're just starting our, you know, our own space and ngayon lang kami medyo nakakabuelo to buy things kasi nga medyo malaki-laki na yung space namin compared doon sa dati naming apartment na one bedroom lang siya. So, as of now, parang unti-unti pinupuno na namin kasi wala na rin nga kaming masyadong isipin kundi yung RN review na lang namin and yung pag-uwi namin ng Pilipinas soon. Tatapusin ko na ang video na to and hopefully nag-enjoy ko. And please don't forget to subscribe, like this video, share it to your friends. Anyway, that's it guys and see you on our next vlog. Bye!